Panglima, ang Antonin Plague. Ang Antonin Plague noong 165 hanggang 180 AD na kilala rin bilang salot ng Galen. Pagkatapos ng Galen, ang manggagamot na naglalarawan dito ay isang sinaunang pandemya na dinala sa Roman Empire ng mga tropa na babalik mula sa mga kampanya sa malapit na silangan. Pinaghihinalaan ng mga scholar na ito ay alinman sa bulutong o tigdas. Ang salot ay maaaring nasawi ang buhay ng isang Roman emperor, si Lucius Verus, na namatay noong 169 at naging co-regent ni Marcus Aurelius. Ang dalawang emperador ay umakyat sa trono sa pamamagitan ng pagiging ampon ng nakaraang emperor, Antonines Pius, at bilang isang resulta, ang kanilang pangalan ng pamilya, Antonines, ay naiugnay sa pandemya. Sumasang-ayon ng mga sinaunang mapagkukunan na ang salot ay unang lumitaw sa panahon ng paglikos ng Roman sa lungsod ng Mesopotamia na si Lucia noong taglamig ng 165 hanggang 166. Inulat ni Ammianus Marcellinus na kumalat ang salot sa Gaul at sa mga leyon sa tabi ng Rhine. Sinabi ni Eutropius na isang malaking populasyon ang namatay sa buong imperyo. Ayon sa kapanahon ng Romanong istoryador na si Cassius Dio, sumiklab muli ang sakit 9 taon na ang lumipas noong 189 AD at nagdulot ng hanggang sa 2,000 ang namatay sa isang araw sa Roma, isang kapat ng mga naapektuhan. Ang kabuoang bilang ng kamatayan ay tinatayang nasa 5 hanggang 10 milyon, at ang sakit ay pumatay ng hanggang 1/3 ng populasyon sa ilang mga lugar at sinalanta ang hukbong Romano. Pang-apat ang Plague of Justinian. Ang Plague of Justinian o Justinianic Plague, 541-549 AD, ay ang simula ng unang salot ng salot, ang unang lumang world pandemya ng salot, ang nakakahawang sakit na dulot ng bakterya na Yersinia pestis. Ang sakit ay sumakit sa buong basin ng Mediterraneo, Europa, at malapit na silangan, na labis na nakakaapekto sa imperyo ng Sasanian at sa imperyong Byzantine at lalo na ang kabisera nito, ang Constantinople. Ang salot ay pinangalanan para sa Byzantine Emperor sa Constantinople, Justinian I, R. 527-565, na, ayon sa kanyang historian sa korte na si Procopius, ay nagkasakit ng sakit at gumaling noong 542, sa kasagsagan ng epidemya na ikinamatay ng halos 1/5 ng populasyon sa imperial na kapital. Dumating ang contagion sa Roman Egypt noong 541, kumalat sa paligid ng dagat Mediterraneo hanggang 544, at nagpatuloy sa hilagang Europa at Arabian Peninsula, hanggang 549. Noong 2013, kinumpirma ng mga mananaliksik ang naunang haka-haka na ang sanhi ng salot ng Justinian ay si Yersinia pestis, ang parehong bakterya na responsable para sa itim na kamatayan 1347-1351. Ang huli ay mas maikli, ngunit pinatay pa rin ang tinatayang 1/3 hanggang 1/2 ng mga taga-Europa. Ang sinaunang at modernong Yersinia pestis na mga galaw na malapit na nauugnay sa ninuno ng Justinian peste ay natagpuan sa Tian Shan, isang sistema ng mga bulubundukin sa mga hangganan ng Kyrgyzstan, Kazakhstan, at China, na nagmumungkahi na ang Justinian peste ay nagmula sa o malapit sa rehiyon na iyon. Ang salot ng Justinian ay ang una at pinakakilalang pagsiklab ng unang salot ng salot na nagpatuloy na umulit hanggang sa kalagitnaan ng 8th siglo. Naniniwala ang ilang istoryador na ang unang pandemya ng salot ay isa sa pinakanakamatay na pandemya sa kasaysayan na nagresulta sa pagkamatay ng tinatayang 15 hanggang 100 milyong katao sa loob ng 2 siglo ng pag-ulit, isang bilang ng mga namatay na katumbas ng 25 hanggang 60% ng populasyon ng Europa sa oras ng ang unang pagsiklab. Ang epekto sa lipunan at kultura ng salot ay inihambing sa Black Death, ang pangalawang salot sa salot na sumalanta sa Eurasia noong 14th siglo. Ang pananaliksik na inilathala noong 2019 ay pinangatwira na ang bilang ng namatay na 200 taong haba at ang mga epekto sa lipunan ay pinalaking, ihinahambing ito sa modernong pangatlong salot sa salot 1855-1960. Pangtatlo ang 1918 Spanish Flu. Ang Spanish flu, na kilala rin bilang 1918 influenza pandemic, ay isang hindi pangkaraniwang nakamamatay na pandemya ng trangkaso sanhi ng H1N1 influenza A na virus.
Nagtatagal mula Pebrero taong 1918 hanggang Abril taong 1920, nahawahan ito ng 500 milyong katao, halos isang katlo ng populasyon ng mundo sa panahong iyon sa apat na sunod-sunod na alon. Ang bilang ng mga namatay ay karaniwang tinatayang nasa isang lugar sa pagitan ng 20 milyon at 50 milyon, bagaman ang mga tinatayang saklaw mula sa isang konserbatibo na 17 milyon hanggang sa isang posibleng mataas na 100 milyon, ginagawa itong isa sa pinakanamatay na pandemya sa kasaysayan ng tao. Ang mga unang obserbasyon ng sakit at pagkamatay ay naitala sa Estados Unidos sa Kansas noong Marso taong 1918 at pagkatapos ay noong Abril sa Pransya, Alemanya at United Kingdom. Upang mapanatili ang moral, pinabawasan ng mga sensor ng World War I ang mga maagang ulat na ito. Malaya ang mga pahayagan upang iulat ang mga epekto ng epidemya sa walang kinikilingan na Espanya, tulad ng matinding karamdaman ni Haring Alfonso XIII, at ang mga kwentong ito ay lumikha ng maling impresyon ng Espanya na lalo na mahirap na tamaan. Nagbigay ito ng pangalang Espanyol na Trangkaso. Ang datos ng makasaysayang at epidemiological ay hindi sapat upang makilala na may kasiguruhan ang heograpikong pinagmula ng pandemic na may iba't ibang pananaw sa lokasyon nito. Karamihan sa mga pagputok ng trangkaso ay hindi katimbang na pinapatay ang mga bata pa at matanda na may mas mataas na rate ng kaligtasan para sa mga nasa pagitan, ngunit ang pandemikong trangkaso ng Espanya ay nagresulta sa isang mas mataas kaysa sa inaasahang dami ng namamatay para sa mga batang may sapat na gulang. Nag-aalok ang mga siyentista na maraming mga posibleng paliwanag para sa mataas na rate ng dami ng namamatay sa 1918 influenza pandemya, kasama ang matinding anim na taong anomalya sa klima na nakaapekto sa paglipat ng mga vektor ng sakit at nadagdagan ang posibilidad na kumalat ang sakit sa pamamagitan ng mga katawan ng tubig. Ang ilang mga pagsusuri ay pinapakita ang virus na partikular na nakamamatay dahil nag-uudyok ito ng isang cytokine bagyo na sumisira sa mas malakas na immune system ng mga batang may sapat na gulang. Sa kaibahan, isang pagtatasa sa 2007 ng mga medical na journal mula sa panahon ng pandemic ay natagpuan na ang impeksyon sa viral ay hindi mas agresibo kaysa sa mga naunang strain ng influenza. Sa halip, ang malnutrisyon, sobrang siksikan ng mga kampo ng medisina at ospital, at hindi magandang kalinisan, lahat ay pinalala ng nagdaang digmaan, nagpo-promote ng superinfection ng bakterya. Ang superinfection na ito ay pumatay sa karamihan ng mga biktima, karaniwang pagkatapos ng isang medyo pinahabang kama sa kamatayan. Pangdalawa ang Black Death. Ang Black Death, kilala rin bilang Pestilence, the Great Mortality o ang Plague, ay isang bubonic pest pandemic na naganap sa Afro-Eurasia mula 1346 hanggang 1353. Ito ang pinakanakamamatay na pandemic na naitala sa kasaysayan ng tao, na naging sanhi ng pagkamatay ng 75 hanggang 200 milyong katao sa Eurasia at Hilagang Africa, na tumataas sa Europa mula 1347 hanggang 1351. Ang bubonic peste ay sanhi ng Bacterium Yersinia pestis, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng Septicemic o pneumonic salot. Ang Black Death ay ang simula ng ikalawang pandemya ng salot. Ang salot ay lumikha ng mga kaguluhan sa relihiyon, panlipunan at pang-ekonomiya na may malalim na epekto sa kurso ng kasaysayan ng Europa. Ngayon, mayroon ng bakuna at ang bubonic pest ay madaling gumaling ng mga antibiotics. Pinagtatalunan ang pinagmula ng itim na kamatayan. Ang pandemya ay nagmula alinman sa gitnang Asya o Silangang Asya, ngunit ang unang tumutukoy na hitsura nito ay sa Crimea noong 1347. Mula sa Crimea, malamang nadala ito ng mga pulgas na naninirahan sa mga itim na daga na naglakbay sa mga barkong alipin ng Genoese, kumakalat sa dagat ng Mediteraneo at umabot ang Africa, Western Asia at ang natitirang Europa sa pamamagitan ng Constantinople, Sicily at ang Italian Peninsula. Mayroong katibayan na sa sandaling dumating ito sa Pampang, ang itim na kamatayan ay nasa malaking bahagi na kumalat ng mga pulgas ng tao na sanhi ng salot sa pulman at ang pakikipag-ugnay sa tao sa pamamagitan ng aerosol na pinapayagan ng pneumonic peste, sa gayon ay ipinaliwanag ang napakabilis na pagkalat ng lupain ng epidemya na kung saan ay mas mabilis kaysa sa inaasahan kung ang pangunahing vector ay daganang daga na nagdudulot ng bubonic pest. Ang Black Death ay ang pangalawang sakuna na nakakaapekto sa Europa noong late Middle Ages. Ang una ay ang dakong gutom ng 1315-1317 at tinatayang pumatay ng 30% hanggang 60% ng populasyon ng Europa.
Ang salot ay maaaring bawasan ang populasyon ng mundo mula sa C475 milyon hanggang 350 hanggang 375 milyon noong 14th na siglo. Mayroong mga karagdagang pagsiklab sa buong huling gitnang panahon at kasama ang iba pang mga nag-aambag na kadahilanan ng krisis ng huling gitnang panahon ay nagdulot ng paggaling ng populasyon ng Europa sa antas ng 1,300 na kinuha hanggang 1,500. Ang mga pagsiklab ng salot ay umuulit sa buong mundo hanggang sa unang bahagi ng 19th na siglo. Panguna ang The New World Smallpox. Ang kasaysayan ng bulutong tubig o smallpox ay umaabot hanggang sa paunang kasaysayan na may sakit na malamang na umusbong sa mga populasyon ng tao tungkol sa 10,000 BC. Ang pinakamaagang kapanipaniwalang katibayan ng bulutong ay natagpuan sa mga mami ng Ehipto ng mga taong namatay mga 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang bulutong ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo, hindi bababa sa dahil ang mga katutubong populasyon ng mga rehiyon kung saan ang bulutong ay hindi katutubong, tulad ng Amerika at Australia, ay mabilis at lubos na nabawasan ng bulutong, kasama ng iba pang ipinakilalang sakit sa mga panahon ng paunang banyaga contact na nakatulong sa pagbukas ng daan para sa pananakop at kolonisasyon. Sa panahon ng 18th century, ang sakit ay pumatay ng tinatayang 400,000 mga Europeo bawat taon, kasama ang 5 naghaharing mga hari, at responsable para sa 1/3 ng lahat ng pagkabulag. Sa pagitan ng 20% at 60% ng lahat ng mga nahawahan at higit sa 80% ng mga nahawahan na bata ay namatay sa sakit. Sa panahon ng 21st century, tinatayang ang bulutong ay responsable para sa 300 hanggang 500 milyong pagkamatay. Noong unang bahagi ng 1950s, tinatayang 50 milyong kaso ng bulutong tubig ang naganap sa mundo bawat taon. Kamakailan lamang noong 1967, tinatantya ng World Health Organization na 15 milyong katao ang nagkasakit ng sakit at 2 milyon ang namatay sa taong iyon. Matapos ang matagumpay na mga kampanya sa pagbabakuna sa buong 19th at 20th century, sertipikado ng WHO ang pandaigdigang pag-aalis ng bulutong noong Desyembre taong 1979. Ang smallpox ay isa sa 2 mga nakakahawang sakit na napuksa, ang isa pa ay Rinderpest na idineklarang natapos noong 2011.